Pasigueño, magandang araw. Nagsimula ang pamamahagi ng DSWD Social Pension para sa mga senior citizen ng Pasig City noong December 1. At kasalukuyan ay patuloy pa rin itong isinasagawa at magiging patuloy hanggang December 10. Para ibigay yung iba pang mga detalye mayamayang konti ay maghahatid tayo ng mas mahaba pang balita. Ngunit ngayon ay kasama muna natin si RJ De La Cruz mula sa OSCA upang kamustahin yung isinasagawang pamamahagi dito sa Barangay Manggahan, particularly sa multipurpose. Magandang araw po. Magandang araw din po sa atin. Sa ngayon po, maayos naman po yung payout natin dito sa Manggahan. No? Ilang barangay po yung pinayout ng DSWD ito. Napigo, De La Paz, Manggahan Proper, Santolan at Green Park po. So may mga oras naman po na tayong ibinigay sa kanila para at least po hindi tayo dumugin, no? Simula alas 9 hanggang alas 3 po. Okay. Ito po kasi hanggang sa December 10, ano po? Apo. Ang pamamahagi po, ina-announce naman po yan. Yes po, meron po kaming post sa Pasig City OSCA. So pakilike na lang po yung aming FB page po para updated po kayo kung ano po yung mga announcement po namin. Lahat po doon namin ipinapost, pati po yung sa pamaskong handog natin sa local pension. Yan po, ipopost po natin yan sa mga susunod po na araw. So far po, mga ilan po ba ang nandito ngayon na mga senior natin? Hindi tayo po tayo Po, sa ngayon po, mga nasa 1-8 po itong ipipayout natin. So mabilis naman po kasi kada table number po, may dalawa tayong nagba-validate, no? Okay, ilang mesa po ba ito, sir? Anim po na lang mesa, okay. Bali po. So may validator din po dito sa harap para at least pag upo po dito sa, papunta na po dito sa validator is wala na pong magiging problema. So ang proseso po, Sir RJ, mula dito yung validation, tapos maupo muna sa lobby? Apo. Yes po, pagtapos po ng ating validation, may validator din po si DSWD, and then after po nun, kukunin na lang po nila yung pera nila and then pwede na pong umuwi. Okay, meron po kayong gustong iparating para sa ating mga lolo at lola nagahantay sa kanilang payout? Ayun po, gusto ko lang po iparating sa kanila, ang unang-una po is hintayin nila yung schedule natin, and then po yung per oras po, no? Kasi doon po tayo nag-iikpit dahil po kapag sabay-sabay po dumating yan is mahihirapan po talaga tayo na ayusin sila. And then baka po gumastos pa sila dahil minsan po pinapauwi muna namin dahil nga po minsan mainit yung panahon po. So yun po. Pag hindi pa nila talaga schedule. Yes po, opo. Kailangan sumunod po sila sa oras. Yun lang po yung hinihingi namin sa kanila, no? Okay. May dadagdag pa kayo, Sir RJ? Sa ngayon po, wala na po. Okay. Thank you so much po. Apo, salamat po. At ating nakapanayam si RJ De La Cruz mula sa Office of the Senior Citizen Affairs. At muli, mga Pasigueño, ito ay ang pamamahagi ng second semester at unclaimed first semester DSWD Social Pension 2022 para nga sa ating mga senior citizens dito sa lungsod. Noong December 1, nagsimula ang pamamahagi nito. Unang namahagi sa Barangay Buting. Doon sa Buting naman ang mga senior citizen o mga pensioner mula sa Kalawaan, San Joaquin, Buting at Bambang ang siyang tumanggap ng kanilang social pension. At ngayon dito sa multipurpose hall ng Manggahan, inaasahan na nasa 1,900 mahigit na pensioners ang makakakuha ng kanilang pension mula sa mga barangay tulad ng Manggahan, Santolan at De La Paz. Ayon sa ating nakuhang detalye mula sa DSWD at sa OSCA, na isana nila ng ating mga lolo at lola ay sumunod sa nakalaan na schedule para makuha nila yung kanilang social pension upang hindi na rin sila mag-antay ng matagal. Ang announcement o abiso kaugnay dito para sa nakatalagang oras, araw ng pagkuha ng pension ng mga lolo at lola natin ay naka-announce o naka-abiso sa Pasig Public Information Office. Mamayang konti ating babanggitin sa inyo yung ilang mga paalaala para sa mga lolo at lola. Atin munang kakapanayamin ang ilan sa mga nandito mula sa Manggahan. At ayon nga sa kanya, yung kanyang paglalaanan ng makukuhang pensyon na igagamitin para sa pagpapaayos ng tubig. Magandang araw, na ipakilala muna tayo. Ako po si Aurora Suryao Tapia. Nakatira sa 259 Kayumito Street, Napiko, Manggahan.
Nay, kanina kinikwento mo sa akin saan yung gagamitin yung inyong makukuha na pension? Pagpaayos ko po ng tubig dahil malaki ang leak ng tubig ko. Mm-hmm. Mahigit 2,000, isang buwan lang yun. Ay, wala naman akong trabaho. Mm-hmm. So, ibig sabihin, Nay, lipat muna tayo, Nanay. Ililipat lang natin si Nanay ng upuan at umuusod yung pila. Papunta sa unahang. So, ibig sabihin, Nay, itong lahat ng makukuha nyo, halos doon po mapupunta. Oo. Kaya ang iniisip ko, baka hindi kakasya itong pihan kukunin ko dito. Meron mo ang tubo lang niya, magkano na. Ayun, labor pa. Mm-hmm. Pero masaya naman kayo na kahit mapaano yung makakasya. Oo. Ito paano? Natanggapat mo. Galing sa gobyerno ng pera. Mm-hmm. May kasama po ba kayo na dito ngayon? Ayun, yung lalaking apo ko. Oh. Yun lang alaga ako. Tsaka yung nanay nyo na may sakit din. May gusto kayo iparating pa sa lokal na pamahalaan o sa DSWD? Sana kung maaari lang. Tulungan naman nila kami katulad ko. Ako lang ang bumubuhay sa isama kong anak ako. Mag-ina, walang asawa. Naanakan lang yun. May sarili na akong bahay pero maliit lang. Opo. Dahil sabi-sabi niya kami, yung mga anak ko may kanya-kanyang kwarto sa akin. Naibukod naman ako, yung mga anak ko, kanya-kanya silang ano. Ah, okay. Kaya ako naman, okay, namumuhay rin kami sarili namin. Opo. Kaya lang, katapang. Naayos naman. Kaya lang, ang kulong sana, yung kunting perang ito, kumari, madagdagan pa. Kasi, dahil hindi lang pagpagawa ang kailangan ko, yung ilaw pa, yung pagkain namin. At saka ako marami gamot na maintenance. Opo. Saka yung apo, nanay niyan, may goiter, mayroon diabetes. Opo. Kaya hindi na nakakalakad na maayos. Okay. Ako lang naman ang umiikot ang aking pamilya. Sige po, Nay. Salamat po sa inyo. Meron kayong matatanggap. Opo. At ingat po kayo, Nanay. Salamat sana po. Sana maayos na yung leak ng tubig. Sana nga po. Thank you po, Nay Aurora. Salamat po. At ating nakapanayamang isa sa mga senior citizens mula dito sa Barangay Manggahan, si Nanay Aurora, at kanyang binanggit sa atin o ikinuwento sa atin kung saan niya nga gagamitin itong kanyang makukuhang pensyon mula nga sa DSWD. Ilan muna sa paalaala para sa mga lolo at lola na magki-claim ng kanilang social pension ay nakalagay po ito actually sa Pasig Public Information page. Ayon nga po sa kanila, kung sakasakali na authorized representative ang kukuha, kailangan magdala ng ilang mga requirements tulad ng photocopy ng OSCA ID at may thumb mark ng senior citizen at yung authorization letter na pirmado ng beneficiaryo. Kailangan din po yung proof of life, yung printed picture ni Lolo o ni Lola na may nakalagay na patunay ng araw kung kailan ito kinuhanan. Original at photocopy din po ng government-issued ID ng authorized representative at ang barangay certification na nagsasaad na pinapayagan ng benepisyaryo ang representante na kumuha ng payout. Kung mismong si Lolo at si Lola naman po ang kukuha ng kanilang pension, dalihin lamang ang original at dalawang photocopy ng OSCA ID at pirmahan po ng 3 beses o kaya naman ay lalagyan ng thumb mark kung hindi na kayang pumirma at magdala ng photocopy ng government-issued ID at pirmahan din, ganun din, 3 beses po o hindi naman kaya thumb mark. Pinapakiusap lang po sa mga senior citizen na kung sino lamang ang nasa listahan ang siyang kukuha at sundin po ang nakatalagang schedule para tanggapin ang inyong mga pensyon. Ngayon ang ika-4 na araw ng pamamahagi ng DSWD Social Pension at kanina pa alas 9 na umaga nagsimula ito para sa Barangay Manggahan, Napico, De La Paz, Santolan at ganun din ang Manggahan Green Park. Ito ay matatapos mga bandang alas 3 ng hapon. Sa mga darating na araw, ang nakaschedule sa December 6 para sa pinagbuhatan na isasagawa ito sa Suarezville Covered Court.
Samantalang sa December 7, sa Stella Maris Covered Court para naman sa mga barangay ng Maybunga, Kanyogan at Ugong. December 9, sa Countryside Covered Court, Santa Lucia para sa mga barangay tulad ng Santa Lucia at Rosario. At ang huling araw nga ay December 10 sa Pasig Sports Center para sa mga barangay tulad ng Santa Cruz, San Nicolas, Santo Tomas, Palatio at Sagad. Muli mga Pasigueño, para dun sa mga may kapamilyang lolo at lola, maaari niyong silipin ng OSCA Facebook page o hindi naman kaya ang Pasig Public Information page para sa kanilang mga anunsyo kaugnay sa pamamahagi ng DSWD Social Pension. At higit sa lahat, paalaala rin po sa mga senior citizen natin na pumunta lang po sa nakatalagang schedule nang hindi rin po kayo mahirapang mag-antay, tumayo o matagalan bago po mabigyan ng serbisyo. Ulitin natin, ito ay dito sa Multipurpose Hall ng Barangay Manggahan. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.